Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Sa biyaya po ng ating pagkakatipon-tipon ngayong huling Biyernes na ito, na kung saan nagbibigay tayo ng ating mga sarili sa pagdedebosyon kay Lolo Uweng. Tunay tayong nagpupuri, nagpapasalamat, at nagtataas ng ating mga natatanging mga panalangin sa Diyos sa tulong ni Lolo Uweng. Kaya naman sa biyayang ito, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Palakpakan po muna natin ang ating mabuting Diyos. There is a right time for everything. May tamang panahon, may tamang pagkakataon sa lahat ng bagay. Nung ako po ay seminarista pa lamang, particularly nung ako po ay nasa SPFY, Spiritual and Pastoral Formation Year, sa ilalim po ng paghuhubog ng isa sa pinakamabait, pinakamahusay, pinakabanal, at pinakamabuting pari ng Diocese ng San Pablo. Walang iba po kung hindi ang inyong rektor at kuraparoko, Father Ega Titoy, na alam ko pong nanonood sa akin ngayon. Nung ako po'y seminarista pa ni Father Ega sa SPFY, meron po kaming tinatawag doon na Desert Day. Ano po iyon? Yun po yung araw na kung saan kailangan naming lumabas, maglakad ng malayo-layo, magdasal, magnilay-nilay upang mas lumalim ang aming ugnayan sa ating Panginoon, lalo't higit kaming mga nagpapari noon. Isang buong araw iyon, nagbaon pa kami ng tanghalian. Alam po ninyo, mula sa seminaryo sa Tagaytay, ako po'y naglakad hanggang doon sa People's Park. Malapit lang naman kung tutuusin. Hindi ko po akalain na doon din maglalakad yung tatlo ko pong kaklase. Nung kami po'y nakakain ng tanghalian at tapos na rin naman pong magdasal at magnilay, isa lang ho ang napagkasunduan namin. At ano po ito? Ang umuwi na sa seminaryo para mag-siesta. Ibig sabihin, semi-half day lang kami, nag-desert day. Semi-sumunod lang ho kami sa dapat na gawin namin. Yung mga kaklase ko po, pagdating sa seminaryo ay nagpalit lamang ng damit at matutulog na para sa siesta. Ako po, kinuha ko po yung cellphone ng batch namin. Sa SPFY po, isa lang po ang cellphone ng isang buong batch. Lahat po ng smartphone namin ay sinurrender namin kay Father Ega. Ang pinili po namin na cellphone na itira ay yung may keypad lamang para siya maawa sa amin. Pero, yung may TV. Alam po ninyo yun, yung may TV na cellphone, yun lang ho ang tinira namin. Bago ako matulog ng siesta, nanonood pa po ako noon ng It's Showtime. Hirap na hirap pa ako sa signal. Paikot-ikot na ako, hindi ko malaman kung paano makakapanood ng maayos hanggang sa nakakuha ko ng magandang pwesto. Tawa pa ako noon ng tawa. Hanggang meron pong bumulong po sa aking tabi. At ang sabi, ano yung ginagawa mo? Paglingon ko po, walang iba kundi si Father Ega. Ni hindi ko man lamang naramdaman yung yabag ng kanyang paa. May sapusa po talaga yan. May sapusa. Hindi po ninyo malalaman nandiyan na sa tabi ninyo. Nung sinabi niyang, ano yan? Ang sabi ko lang sa kanya at ngumiti, Father, it's show time. At ang sabi niya sa akin, akin na yung cellphone nyo, akin na yan. Palitan nyo ng bago. Kaya pala yan ang pinili nyo, may TV pa pala yan. At sabi mo sa mga classmate mo, bumangon kayo. Half day pa lamang ay nandito na kayo, dapat buong araw nasa labas kayo. Talaga namang mapapakamot ka sa hindi makate. Bakit? Sapagkat, hindi na nga po kami nakapag-siesta, ay nakuhanan pa kami ng cellphone na may TV.
Kaya yung classmate ko sa akin, nagtatampo. Bakit? Sapagkat nung mga panahon na yon, ang palabas tuwing gabi ay Forevermore at saka yung On the Wings of Love. Eh hindi kami makakapanood dahil nahuli nga po ako. Talaga yung si Father Ega, napakagaling manghuli. Alam ko pong naririnig niya ito ngayon. At nung ako po ay naglalakad na at bumalik sa pagninilay, isa po sa mga pumasok po sa aking aral nung mga panahon iyon ay ang katotohanan na tama naman yung ginawa ni Father sa amin at kami ang mali. Bakit? Sapagkat may tamang panahon, may tamang pagkakataon sa lahat ng bagay. Ayun ba yung hinihingi sa amin ng mga oras na iyon? Hindi po. Ang hinihingi sa amin ay magnilay at magdasal, hindi gumawa ng kung ano-anong mga bagay. May tamang panahon, may tamang pagkakataon sa lahat ng bagay. May tamang oras sa lahat ng bagay. At binabanggit ko po sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat sa ating unang pagbasang napakinggan ngayong araw na ito mula sa aklat ng mga mangangaral, The Book of Ecclesiastes, sinasabi sa ating lahat ngayon, may tamang oras para sa lahat ng bagay. At ang Diyos ang nagtatakda nito. Ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay sa tamang oras. God has appointed everything appropriate to its time. At ito rin po siguro ang malinaw na makikita natin sa ating ebanghelyong napakinggan ngayong araw na ito. Ang ating Panginoong Jesus, sa kanyang pagkakatawang tao ay napasailalim ng oras at panahon. Kaya nga ipinahayag niya sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, kailangan niyang magpakasakit. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga eskriba, ng mga pariseo. Kailangan niyang magpakasakit, kailangan niyang mamatay at muling mabuhay pagkatapos ng ikatlong araw sa tama at takdang panahon. Sa tama at takdang panahon. Mula po sa mga diwang ibinahagi ko sa inyo, siguro po'y magandang itanong natin ngayon, what are we doing with the limited time that we have in this world? Are we simply wasting our time by doing unnecessary things? Or are we using our time appropriately according to what God wants us to do at the right time? Ang tanong sa ating lahat ngayon, do we use our time well? Or do we just waste our time? Sa Tagalog, ginagamit mo ba ang iyong oras sa tama at sa mabuti? Tatanungin ko po kayo, ginagamit niyo po ba ang inyong oras sa tama o sa mabuti? Yes or no? Hindi ako kumbinsido. Parang hirap na hirap kayong sumagot ng yes. Uulitin ko, ginagamit ba ninyo ang inyong oras sa tama o sa mabuti? Yes or no? Oh, yung iba napilitan. Sana mga kapatid, hindi po tayo nag-aaksaya ng panahon. Sana ginagamit po natin ng mabuti ang bawat panahon na meron tayo habang tayo umiiral dito sa mundo. Sana ginagawa natin ang tama sa tamang panahon. Bakit po ito mahalaga? Sapagkat upang ang ating buhay ay palaging nakaayon sa panahon na inilaan at itinakda ng Panginoon. Gamitin natin ng maayos ang oras, panahon at pagkakataon na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Amen? Ang topic po na ibinigay sa akin ngayong pong ikawalong araw
ng Misa Nobinaryo para sa karangalan ni San Miguel ay ang pananalangin sa Dambana. At napakaganda po na makita natin na ang bawat Dambana ay dapat maging lugar ng pag-asa. Every shrine should be a place of hope. Ang bawat deboto, ang bawat mananampalataya ni Lolo Uweng naway palaging makaranas at makaramdam ng pag-asa sa kanilang buhay sa bawat pagpunti nila sa lugar na ito. Ito po yung mahalaga na makita natin na sa kabila ng mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin ngayon, may mga kanya-kanya tayo mga problema, mga pagsubok na patuloy na binabata, na patuloy na pinapasan. May mga kanya-kanyang gumugulo sa ating isipan. May mga nagpapabigat sa ating kalooban. Nawa sa bawat pagpunta natin sa lugar na ito, sa banal na dambanang ito ni Lolo Uweng, ay maranasan natin at maramdaman na meron pa ring pag-asa. At ang pag-asang ito ay ang pag-asa natin sa ating Panginoon. Amen? At ito po ay magsisimula sa patuloy nating pananalangin sa lugar na ito. Sa ating pananalangin, anuman ang ating hinaing, ito'y tanda ng patuloy nating pag-asa sa ating Panginoon, lalo tigit kay Lolo Uweng, sa lahat ng mga nararanasan natin sa ating buhay. Ang tanong sa ating ngayon ay ito, ginagamit ba natin ang oras natin sa dambanang ito upang tayo talaga'y makapagdasal ng lubos, paos at puspos? Sana naman, hindi po tayo isang klase ng deboto na sumasabay lang sa puso, na sumasabay lang sa hype. Dahil ngayon ay last Friday, kailangan kong pumunta sa landayan. Eh bakit ka pupunta sa landayan? Bakit ka pupunta sa landayan? Para lamang mamili? Para lamang kumain? Para lamang magpicture kay Lolo Uweng? Tapos ipropose mo mamayang gabi with matching music? Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Pag ganyan na ho ang music nyo sa My Day, ay halatang matanda na ho kayo. Bakit tayo nagpupunta dito? Sana naman, mga minamahal na mga kapatid, nandito tayo upang tunay na makapagdasal. Upang tunay nating mailabas ano man ang inyong mga saloobin sa Panginoon. Lagi kong sinasabi, hindi ho masamang magduda, hindi ho masamang magtanong sa Kanya, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? But at the end of the day, wag na wag niyong kakalimutan. Sa halip na tayo humiwalay, sa halip na tayo lumayo, ang mahalaga'y nananatili pa rin tayo sa Kanya. Sa kabila ng ating mga pagtatanong at pagdududa, dahil batid natin na Siya lang ay palaging sapat na. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, sa mga naglilingkod na nandirito ngayon, sana naman nandito po kayo, hindi lamang to fulfill your obligation and your duty. Huwag na huwag po kayong aalis sa dambanang ito. Kayo pong mga naglilingkod, lalo tigit dito sa dambanang ito ni Lolo Uweng, na hindi man lamang po kayo nakapagdasal. Na hindi man lamang po kayo nakapagpanalangin para sa inyong buhay, para sa inyong mga mahal sa buhay. Napakahalaga po inon. Sapagkat sinasabi sa atin ngayon, ang bawat dambana ay lugar upang tayo'y manalangin, na kung saan ito po'y nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sana sa bawat pagpunta nyo sa lugar na ito,
kung kayo'y lumung-lumuna at hirap na hirap sa inyong buhay, paglabas ninyo at pagbalik ninyo sa kalsada'y meron kayong pag-asang daladala at taglay-taglay. Maganda pong kunin natin ang pagkakataon na ito palagi. Ang tamang pagkakataon, ang tamang panahon upang tayo'y makapagdasal. At upang tayo'y magkaroon ng magandang halimbawa, magandang tularan natin si San Vicente de Paul na siyang ating ginugunita ngayong araw na ito. Si San Vicente de Paul, tunay niyang ginamit ng mabuti ang kanyang oras, ang kanyang panahon. Hindi lamang para manalangin, kundi itong kanyang panalangin na ito'y nailapat niya sa pagtulong sa mahihirap at sa paghuhubog sa kaparian. Si San Miguel, alam natin na siyang prinsipe ng mga agkanghel, ng mga anghel. At noong 1659 sa Gargano, Italia, panahon ngayon, panahon yon ng salot, ang mga tao ay nagdasal sa pamamagitan ni San Miguel Arcangel at siya ay nagpakita. Ginamit niya ang tamang panahon at pagkakataon na iyon upang iparamdam na ang Diyos ay tunay na tagapagligtas. Sapagkat iniligtas niya ang mga tao sa sakit na lumalaganap ng mga panahon na iyon. Tamang panahon, tamang pagkakataon. At siyempre kung meron po tayong huwagan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Si Lolo Uweng, na kung saan inilaan niya ang kanyang oras, ang kanyang panahon at sandali, upang sa gayon ay tunay niyang matupad palagi ang kalooban ng Diyos Ama. Mga minamahal na mga kapatid, napakasimple po ng aral na iniiwan sa atin ngayon. At sana ito'y tunay nating maisabuhay. Sa misang ito, humingi tayo ng biyaya at pagpapala sa ating Panginoon upang palagi nating magawa kung ano ang mabuti sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Tatandaan po ninyo palagi, there is an appointed time for everything. So, let us use our time well. Ngayon, tatanungin ko po ulit kayo, ginagamit ba ninyo ang inyong oras sa tama o sa mabuti? Yes or no? Ito po'y hamon para sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin palagi, there is a right time for everything. May tamang panahon, may tamang pagkakataon sa lahat ng bagay. Amen.